Hey, what's up guys? Please subscribe and click the notification bell para lagi ka-updated sa aking mga latest video. So guys, makakapunta nga ba tayo ng Palawan sa halagang 10,000 pesos? Kaya tara, sama ka sa biyahe ko! Tips number 1, mag-abang lamang ng mga promo package sa halagang 5,000 dahil back and forth na yun. Swertihan na lang talaga sa mga nag-aabang dyan. Tips number 2, mas makakamura ka kung mas matagal ka nagpabook. Tips number 3, pwede kang kumuha ng tour package online or doon mismo sa mismong lugar ng iyong gagalaan. Para sa akin, mas mura kapag doon ka mismo nagpabook sa lugar na iyon. Dahil may mga nag-o-offer doon sa mga package nila about sa tour package. So guys, kasama sa package namin yung Eat All You Can. Dahil bago kayo mag-start sa paggagala, sa pagtutour, ay kailangan nyo munang kumain para busog kayo. Dahil sa mga tourist spot ng Palawan, dun sa paligid na yon ay walang mismong mga nagtitindang pagkain. Dahil ito'y isa nilang paraan para maprotektahan ang likas na kalikasan ng Palawan upang mailayo sa sanhi ng pagkasira nito. So guys, nakita nyo naman sa aking screen yung aming mapinuntahan. Ito yung Honda Bay Island at Starfish Island. At sa resort na aming tinuluyan ay free breakfast, free wifi, free aircon, unlimited swimming, at kung gusto mong mamili ng pagkain na sariwa, ang maganda dito ay sasamahan ka pa nila mamili na mga gusto mong bilhin sa palengke. Ang isa pang maganda dito sa package nila ay yung kasama na sa package nila yung tour guide at ang bangka na sasakyan nyo sa pag-adventure dito. At sa day 2 ay ang aming pinuntahan ay ang sikat ding tourist spot dito sa Palawan na ang Puerto Princesa Underground River Cave. At sa part na ito, masabi kong bawal kayong mag-swimming dito. Kundi, ang gagawin lang natin dito ay sisilipin natin yung kung anong meron doon sa loob ng mismong cave na yan. Dahil, sabi ko nga kanina, pinaprotektahan ng Palawan ang likas na yaman na meron sila dito. So guys, share ko lang. Nung pumunta talaga ako dito, napakaganda talaga. May in love ka sa magandang view na meron ng Palawan. Masabi mo, amazing. So, ito na guys, papasok na tayo. Siyempre, bago tayo pumasok dyan at sumakay ng bangka, kailangan naka-life vest ka at may sarili kang pang-protection sa ulo, yung sombrero dyan. Para pag once na mauntog ka, eh, meron namang helmet, diba? Kaya mabagsakan ka ng bato para safe pa rin. Dahil kailangan pa rin ligtas ang mga turista dito. At habang kayong nakaupo, ay meron kayong papakinggan na audio recording about kung anong meron dyan sa loob. At mahigpit na pinagbabawal na huwag hawakan ng mga bato na meron dito dahil ang bawat bato dito ay napakamahalaga dahil sa likas na yaman na meron na to. Alam nyo naman, bago mabuha ang isang rock formation dito ay inaabot pa ng bilang taon. So guys, makikita nyo sa loob ng cave na ito yung napakagandang mga rock formation. At kung maliko talaga ang isip mo, malawak ang imagination mo, marami ka makikita ang structure dito. Dahil yun talaga mas maganda dito. At dapat hindi kayo malikot sa bangka kasi napakalalim talaga ng cave na ito. Kaya kailangan mag-iingat pa rin kayo kahit may tour guide na. Nakikita nyo naman napakaganda talaga ng Palawan. Talagang hitik na hitik sa yaman ng lugar na ito. So sa mga gusto pumunta dito, naway nakatulong ako at nakapagbigay ako ng idea kung anong meron dito sa Palawan at ang mga likas na yaman na meron sila. Tiyak kong hindi kayo magsisisi sa pagpunta nyo dito dahil walang katumbas na halaga ang yaman na meron ng Palawan. Kaya pumunta na kayo dito dahil napakaganda talaga sa lugar na ito. At pasok din ito sa budget. Sabi ko nga 10, kailangan nagastos ko dito dahil sa mga sulit package na nakuha ko dito. Kaya kung ako sa inyo, gayahin yung tips na ginawa ko dito. At sa halagang 10K, sa mga mahilig dyan bumili ng souvenirs, makakabili ka pa dahil nga pasok pa yon sa budget mo para na rin sa may pasalubong ka sa pamilya mo. So, thanks for watching. Bye-bye.